Ayon nga po sa perang sinasabing ugat ng krimen at ayon po sa imbisigasyon ng Manila Police District, lumalabas na ilang beses na rin nasangkot sa mga panluloko ang suspect na ito. Narito po ang aking report. Tila sana umano sa paggawa ng iba't ibang klase ng panluloko ang 26 anyos na si Go Yongxiang, ang Chinese national na nakunang sumagasa at sumaksak sa kanyang dating nobya sa Maynila. Yan ang lumabas sa pagsisiyasat ng Manila Police District sa mga taong dati nang nakasalamuhan ni Gong. Itong tao na to, may tradecraft siya eh. Magaling siya sa picklock. Nakakaya niya magbukas ng isang kotse o pinto. Discreetly kaya niya. And makakalabas siya ng ano. Kaya lang ang problema rito, sa paglabas niya, tangay niya na yung gamit nung kwarto na pinasok niya. And maraming nag-complaint sa kanya sa Makati area na nakuhanan siya ng CCTV na ganun ang ginawa niya. Unpredictable ang mind nito. Makikita mo, ang bait eh. Kausap mo, mabait. Kaya lang, at the back of his mind, he is contemplating to commit another crime. Napagalaman din ng MPD sa kasagsagan ng paghanap nila kay Xu Yang dahil sa pagpatay sa kanyang dating nobya. Nagtatago rin pala ito matapos takbuhan ng kanyang bill sa isang bar. Nilapitan namin yung isang bouncer. Pinakita namin yung litrato kung kilala niya. Nung nakita, sabi, si ano to ah, si Winky to. Palagi ito rito. Kaya lang, nung last time, umorder siya ng marami. Tapos, nagpaalam sa amin, may bibiling lang siya. Hindi na siya bumalik. And nung kinuwenta raw nila yung bill, inabot ng more than 20,000. Kanina lumutang na rin ang babaeng may-ari ng Nissan Sentra Exalta na ninakawan pala ng plaka ng suspect at inilipat sa Nissan Sifiro na ginamit niyang pangsagasa sa dating nobya. Tumangging umarap sa kamera ang may-ari ng plaka. Sa loob ng selda, puno ng pagsisisi at paghingi ng paumanhin sa kamag-anak ng biktima ang suspect. Sabi, dapat sabi na sorry na lang. Kasi ngayon ako alam ako hindi tama ka na. Sabi ng sorry ng Zhao Chunan kasi ako patay siya talaga ng sorry. Ang suspect ay nahuli sa tulong na rin ng mga testigo at ng Filipino-Chinese community na nagturo sa kanyang kinaroroonan. Paalala ng MPD sa publiko, lalong pag-ibayuan ang pakikipagtulungan sa mga otoridad para mapabilis malutas ang mga krimen. At sa puntong ito po ay makakasama natin si Police Senior Inspector Ismael De La Cruz, ang Deputy Chief po ng Manila Police District Homicide Section. Magandang gabi po, sir. Magandang gabi po naman. Opo. So, paano pong mangyayari dito, suspect? Ito po ba ipapadeport nyo o dito po lilitisin na yung kanyang kaso? Sa kasalukuyan ngayon, ipapayan naman po natin ng murder po. Opo. Dahil nangyari po yan dito sa Pilipinas, kaya ang masusunod po yung batas po natin. Opo. Tinuturing nyo bang solved na talaga, sarado na itong kaso? Maliwanag po na tagang solved na po ito dahil marami po kaming ebidensya na siya tagang patunay na tagang siya lang. Pero hindi yun natatapos dito yung investigasyon sa mga, kumbaga parang krimen pa, maliliit na krimen na kanyang nasangkutan dati. Oh, marami pa kami papayag sa kanya, kagaya po ng pagnanakaw yan ng plate number ng ibang sasakyan. At saka yung mayroon pang previous yung ninakaw na 20,000 doon sa Makati, doon sa kinira niya sa may Pereira, Perteria Street, Makati City. Yung mga kasambahay niya, yung mga kapitbahay niya doon, ninakawan niya. Magaling siya sa operation ng pagbukas ng mga pintuan ng mga bahay. Kahit nakakandado. Kahit nakandado, parang as is, walang nangyari, pero wala na palang laman yung loob ng bahay. Opo, at panguling salita po, ano po yung paalala nyo sa publiko ulit? Magtiwala sila sa batas na, at ng tanay tumulong sila sa pagsulta sa krimen ng kagaya nito. At ang pulisya ng Maynila ay nakahandang tumulong at lalo na at supuin ang mga criminal dad dito sa nakakupan ng ating Kamanila. May dagdag ko lang, sir, yung pong labi ng biktima na ibalik na po ba sa o naiuwi na po ng kanyang makamagana? Yung hinihintay pa po namin, ang narinig namin sa Chinese community, dadating daw this coming week ang kanyang amat ina. Apo. At yung anbangkay ng kanyang ang biktima ay nasa Pasulukin ay nasa F-Cruz,
sa Mayes Tantang Cruz, Manila. Okay, maraming salamat po sir sa inyong panahon. Si Senior Inspector Ismael de la Cruz, siya po yung Deputy Chief ng Manila Police District Homicide Division.